sa mga YouTube natin, din na mga pang-goodbye slack ba? Yun ang aking programa. So, mag-gusto niya, mga Dama kalingap suportahan niyo po Kuya Regan, isang Lingap partner. Maraming salamat po sa inyo. God bless. Bisita niyo ang kanyang channel at subscribe niyo po. Salamat po. Ngayon talaga kasi, ayaw makisama, malakas kasi ang ulan, mahina yung signal. Ah, okay. Umuulan pa lang yung ulan kasi yun sa Bicol. So yun, at yun na ang channel ni Nathan Kirk kasi ngayon. Ay talagang malaki na. Kaya lang sinilip ko kanina, nakatago yan yung subscriber. Yes, nakatago. Nakatago. Ganun talaga, mali. So, ilang taon na ba yan? Yung channel mo na yan, ilang taon na yan? Actually, nagsimula yan, 2016 pa. Dati kasi ang mga ano niya, ang mga ano kasi ni Bibi dati, yung content, mga moto vlog, ride, adventure, tama, bago siya naging humanitarian. Yung parang po na ni Tanjot. Yes, yung paborito niyang motor. Yung paborito niyang motor na ano. Inaangkasan lagi ng mga chicks niya yun. Inaangkasan ng mga chicks niya. Wow, sana all maraming chicks. So ano no, sila dati kasi bakit may lumabas pala nakakambal si Bibi. Nagugulat sila. May tinatago. Oo, kasi di naman nila kasi akalain. Kasi di naman nila akalain, di ba pagka si Bibi yun, kahit naman ikaw, di ba, nung nakita mo si Nathan dati sa video, di mo akalain na may maganda siyang kapatid? Totoo. Di ba? So, bakit nga ba nagkaganon? Anong dahilan bakit nagkaroon ng bibang? Bakit naglaglad si bibang? Bastos yung bunganga mo, hindi naglaglad si bibang. Pinanganak na akong ganito. Bastos yung bunganga nito. Bakit ka ba nagkaganon? Pinanganak na akong ganito. Pinanganak na inborn yan, inborn. Hindi kasi ganito. Dati kasi gumagawa ko ng reaction. Sabi ko gusto ko pani-pani siya. So nakita ko dati si Buylado. Oh. Kilala niyo si Buylado? Si Boss Caripa. Yung Bicolano rin, yung nagdadalawang tao, trinay ko siya, tapos maraming natuwa, tinuloy-tuloy ko na. Ayun nga, kasi ganun kasi sa talagang content, no? Kung saan ka, ika nga, karamitin ng mga viewers mo, yun ang itutuloy mo. True lang, no? So, congrats sa channel mo. Yeah. Congrats sa channel mo, talagang pumulusok. Pero actually, nung pagpunta mo doon kay Kuya Bal, pagpunta ni Nathan kay Kuya Bal, actually, ano na, 18,000 na. 18,000 na. Tama. Para masubaybayang nakita mo yun. Kasi yun nga yung sinasabi ko noon na nung nagulat ako nung nakita ko si Nathan. Nagulat ka eh, no? Diyos ko, dinididma-didma mo siya dati sa video. Tapos makita mo nasa dahit na. Tapos yun, yun at congrats sa channel mo nga dahil ngayon po eh parang 60k na mahigit ka. Sikreto lang yun. Walang nakakaalam. Sikreto. Kaya nga. Tinago mo nga. No? Bakit mo naman sinikreto yung challenge mo? Mas maganda ngayon nakikita. Maganda yung surprise. Maganda yung surprise kasi. Medyo exciting siya. Okay. So, ipin ko pala yung ano mo, no? Ipin ko yung iyong channel. Pero, ito naman ay talaga makilala na lang atin itong mga kalingam na ito. Kumbaga, pag nag-live talaga sinusugod ito ng mga taga-panood si Mibang o kaya si Nathan Cute. Ayan. So yun at yung dati mong channel, yung hindi, yung kay Nathan Cute ha, yun po kaya hindi ka pa nag-charity noon, tama? Ano, sa ano lang kami noon pag nagmumutoy yung ano, mayroon kami sa aming ano sa motor, sa mahan. Nagkasarit kami noon kay Abag Ampagan.
nag-ano kami nag yung mga charity ride. Oo, charity ride, parang ganoon. Ganon kami dati. Yun. Okay. So paano niyo naman nakilala si Val Santos Matubang? Ano kasi, gumawa ko ng reaction niya nung napanood ko siya dati na ininihikayat niya yung mga vlogger na gumawa ng reaction doon sa mga pabahay niya. So gumawa ako ng reaction. Okay. Dalawa kami, si ako sa kani Nathan, gumawa ako. Nathan. Mm-mm. Tapos doon na nagsimula, nakilala niya na ako ng bonggang-bongga, nagandan sa akin. Ininvite niya ako sa bahay niya. Wow, ikaw ang ininvite ni Kuya Bal, tapos nagpunta ka. Oh, di ba? Inano niya si ano na mag-resign, si Nathan. Di ba sabi niya? Wow. Mag-resign siya, di ba? Tapos sabi ko nga, kasi di ba nung time na 'yon si Nathan kasi may binabayaran pang motor. 'Yun nga si baby red niya. Tapos inupiran siya ni Kuya Bal na sabi niya, magkano pa bang balance mo doon? O di ba, may issue pa nga doon yung bawian, yung... Alam ko yung Diyos kwento ko yan. Diyos bawian na ano, na impostor na lang. Ay, nakunakin pero na. O, yun. So, ngayon, siyempre, sa ngayon kasi, alam ko yung kinikita natin doon sa pinanggalingan ni Nathan Kyot, kung magkano sinisweldo niya doon. Tapos ngayon, iniwan niya yun para dito sa pagbablog. Yes! Yung pagbablog yun is sumapat naman doon sa iniwan nating trabaho. Ika nga, sapat na sapat pa. Okay na rin, pang boylet. So, ano na rin siya, maraming boylet na rin. Oh, okay na rin nga, dahil nga sa umaga kung 60K na yung ating subscriber at okay naman yung views, talagang okay na siya, no? Okay naman siya, oo. Kaya... Ang kagandahan lang kasi kung bakit ko siya, ang kagandahan kasi dito, alam mo naman yung trabaho natin dati, di ba? Diyos ko dahil, ang oras doon, di ba? Ang oras, maraming bus, nakaloka. So, yun, nag-ora na ako. Maganda naman yung offer sa akin ni Kuya. So, nag-ora bills ng lola mo, rumampa na, agad-agad. Yan, okay. Ayos yun. Actually, mayroon din ako isang kasama na katulad ng ginawa mo at katulad ng ginawa ni Nathan, no? Na isa rin siyang katulad mo, ni Nathan yung trabaho, security din nung kasama ko siya sa Daet. Ako saan, ito ngayon si Agus Raymond, yan yung tito pang Malasakit. Ah, okay. Guard din pala siya. So, bumitaw din siya sa pagiging security at pinokus niya, nilagay din siya ni Kuya Bal dyan sa Kapalunga. At yun na nga, hanggang ngayon, nandoon siya. At yun nga, may vlog lang kanina si Kuya Bal, o kahapon ba yun na talipad siya sa ibang lugar. Pero magkos, yun nga, iniwan niya yung trabaho at pinokus niya yung pagbablog. Yeah, kasi yun naman talaga ni Kuya, diba? Yun naman talaga pinapanawagan ni Kuya, diba? Kung gusto mo raw mag-focus sa pag-charity, diba? Iwanan mo yung trabaho mo. Huwag ka magpa-part-time. Kung talagang bukal sa kalooban mo, diba? Yung parang ano, bukasyon mo talaga yan. O, go na, Bells. Go ka na. Diba? Tama. Baka maunahan ka pa ng iba, Diyos ko dahi. Ganun yun. Tama. So, yung ibang mga vlogger kasi na mga pumupunta kay Kuya Bal Santos Matubang, Ipokritahan yan. So kasama na yan sa pagpalaki ng sahod, pagpalaki ng subscribers, sama-sama na yon. So siyempre dapat, kasi ginawa ka ni Kuya Bal bilang isang charity vlogger, mag-charity ka. Diba? Charity ka. Oo, pagtulong. So kaya ngayon, ang vlog mo, or yung content mo, talagang nakapokus na siya sa pag-charity. True lalo. Wala na nga pang builit, tigang na. Puro lang pang ayuda. Ang laki. Kaya totoo po yung sinabi niya na kahit pupuntahan nga naman na pumunta ka na wala nang iniisip na lumaki yung channel mo. Talagang iniisipin mo, pumunta ako kay Kuya Bal para lumaki yung channel ko. Tama, di ba? Yes. So, walang salita, pumunta na kayo para tumulong. No? Ay!
Kaipokritahan yan. Kaipokritahan yan pag may marinig ako na ganyan. So, yun lang at supporta rin po si Bibang, no? O kaya si Net and Cute na kung saan. Pero actually, meron talagang channel si Bibang na sarili, tama? Meron din si Net and Cute, tama? Meron, Bibang official channel. Yan, so dalawang channel. So pareho, pareho siyang charity ang ginagawa. Oh, kasi actually, di ba, sabi kasi ni Kuya, kung harot-harutan, harot-harutan, kung charity-charity. So, kay Biboy kasi, oo, oh, kay Newton kasi, puro naman yung charity. Dati kasi, nung wala pa si Bibang channel, halo-halo doon, charity, mukbang, kung anits-anits na. So, ngayon, nagkakahiwalay na siya. So, yung charity, doon na siya kay Nathan, Pure, lahat-lahat. Saka yung mga harot-harutan namin, doon lang sa kay Bibang. Kay Bibang, oo. So, ay mga kaibigan, actually, medyo nahirapan ako sa interview na to dahil dalawang tao ang ini-interview ko. Okay lang yun. Medyo na-surprise ako ng konti. Wala sa listahan ko yung mga tanong ko ni Nathan. Okay, di ba? Timba-timba. Oh, paano kong gagawin ito? So, challenge sa akin na itong nangyayari ngayon. Ah, di ba? So, gano'n pa man, so kung ako man ay nagulat sa nangyayari kay Nathan at kay Bibang. Pero gano'n pa man, dito kay Bibang, nakangalas ka na ba na pang Marami! Diyos ko, kabiyak na yun ang buhay na kinapambubuli. Diyos ko, kahit nga pinakagwapo, pinakamaganda sa balat ng lipa, may bully pa. Itayo pa kaya, mukha natin ang direkma. Eh, dapat pasanay na tayo. Diba? Kaya yung mga bully-bully kaya, doon ka kukuha ng lakas na yun. Si Bibang naman kasi gusto niya good vibes lang. Good vibes lang kasi si Bibang. Good vibes lang siya lagi. Tama. So yan, ang nangyari na ko eh, actually, talagang gulat na gulat. Dahil nga, lalo na nung si Bibang ay nagsusuot ng mga pambabaeng dress na ano. Tapos na siya sayaw na. Ayos, ayos to. Actually, dati ano ako niyan, hiyang-hiya naman ako mag-ganon dati. Iyalam mo naman doon sa trabaho dati ni Nathan, di ba? Tapos magsusot ka ng ganon, di ba? Iyalam mo naman yung mga boss natin, alam mo na kung sila sino-sino yon. Pero actually, natuwa sila nung nakita nila. Natuwa yung mga boss natin doon. Nung nakita nila na... Yung mga reaction nila, natuwa. Trollalo. Eh, alam mo naman ako lagi, di ba, nandun ako lagi sa mga boss natin, di ba? Iyalam mo naman trabaho ko, nandun ako lagi. Ah, di ba? Nakita nilang kagandahan. Wala silang magawa. Kasi inborn nga to. Wala silang magawa. Oh, talagang wala naman silang magagawa ko. Kasi si Bibang yan, iyan magagawa nila kay Bibang. Di ba? So, ayan na ta. At si Bibang kasi ay talagang ang ginagawa ay talagang nakapokus lang sa ganyan. No? Isang babaeng maganda. Thank you. Thank you so much. Isang babaeng mataray kung titingnan. No? Tama ba? Yes. Isang babaeng mataray. Ah! Diyos ko, di ako nagpapatalo. Ako pa ba? Kaya yung ating mga subscribers at kapanood, di talagang hindi hinihiwalayan yung kung nasaan si Bibang, no? Kasi nga, kumbaga, hinahanap pa nga nila si Bibang eh. Kanina, ang hinahanap dito si Bibang, hindi si Nathan. Oo nga. Minsan nga nabubuisit na si Bibang sa akin. Nabubuisit na si Nathan. Gusto na akong sakalin. Kasi nawala na si Nathan. Lagi na lang si Bibang. So, ikaw naman ay nakafocus na dyan sa Bicol din, kung saan sa Naga, ama? Sa Naga ba? Sorsogon. Bulan. Sorsogon. So, dyan ay may mga sarili kang binablog o sarili mga project mo rin ng mga binablog mo. Ayan, oo. Marami. Actually, marami. Hindi maubos-ubos. Ang dami. Ang dami dito. Kasi ganun sa Bicol, talaga ang daming pwedeng i-charity eh. Ang dami. So, ikaw ba ay may plano na bumalik muli nung kay Kuya Bal? Actually, ito na nga. Kasi di ba nung nakarang, kung napanood nyo yung live ni Kuya na pinapabalik yung mga kategory eh, di ba? Especially yung sila Bibang, sa kanila Tiklo, di ba? Kasi kami talaga yung ano pinagpipilahan doon ng mga boylet, di ba? Itapos, simple na isip ko naman, sabi ko dito kasi marami akong, ano, maraming, maraming, ano, mga tinutulungan, inaayudahan. Kaya lang po, mayroon po kasi si, ano, si Nathan kasi may team Nathan dito, di ba?
So habang wala siya, habang wala kasi si Nathan, sila po yung magpapatuloy. Kasi si Regan kasi, kung kilala nyo si Regan, si Kuya Regan, category B na rin siya. O diba, category B na. So habang wala si Nathan, yung team Nathan sa kanila Kuya Regan, sila po yung magpapatuloy sa ginagawang pag-ayuda ni Nathan. Ganun. So tuloy pa rin. Kahit ako nasa diet ako, tuloy pa rin. Ganun. Tuloy pa rin. True lalo. So ngayon, kailan ang balik nyo sa diet? Secret. Secret muna. Secret? Surprise? Surprise na? Kasi Diyos ko, pag-aabangan na naman doon ang kagandahan ko. Diyos ko, pagkakapirahan naman doon. Kasi, may mga katulad nitong mga nakarang araw, ilan yung bahay na nag-opening doon, tatlo yata. So walang dancer, alam ko naman kayo ang dancer ni ano, Teklo, no? Di ba? Si Dundun. Si Dundun. Si Teklo kasi tao daw, nakita kami na kung nakaraang araw sa may UN, no? So galing siya ng Cavite. So meron na akong inabot na papilis kasi nakita kami. So yun, tata, yun naman ay interviewin ko rin dito minsan dahil yun naman ay talagang astig pa sa astig ang dating. Astig yun! Sobrang astig. Si Joey the Great astig. So ayan, tata, opo, ano ang mga payo natin sa ating mga buzzer? Kasi normal kasi sa atin talaga yun, nagkakaroon tayo ng mga buzzer, mga tawag dito, yung mga hindi nagugustuhan yung ating mga ginagawa, tapos may mga sinasabing hindi maganda. Yan. Ano yung ating pwedeng masabi sa kanila, mapaliwanag sa kanila? Actually, yung mga buzzer kasi, ano kasi yan? Ang iba dyan, mga supporters mo, ang iba dyan, mga kaibigan mo, na may mga inggit sa buhay. Kumbaga, kakilala mo sila personal, ang iba dyan, na kumbaga, naiinggit sila na naabot mo yung bagay, naabot mo yung kung nasaan ka ngayon, kaya lang di nila magawa. Yung parang ganun, sa sobrang inis nila, ibabash ka na lang nila, kasi di nila kaya yung ginagawa mo. Actually, gustong-gusto rin nila yun. Gustong-gusto nila rin yung ginagawa mo. Kaya lang dahil sa nga, wala silang oras, walang time, especially pag magsasarity ka, dapat may ano ka, may sponsor, may financial ka na pang bigay. Kaya lang sila, hindi nila magawa yun. So, ang gagawin na lang nila, ibabash. So, anong gagawin mo sa mga basher? Huwag pansinin, diba? Kasi para yung igad. So, kahit anong gawin mo dyan, makati yan. Patayin mo man yan, may sensible pa rin, makati pa rin. So, anong gagawin mo sa kanila? Iwasan mo na lang. Ganon. At saka yung iba, ang iba kasi dyan, parang nang-asar lang din naman talaga. Oo, no? Ganon. Katulad nga ko, nang-asar lang. Katulad na sabi mo nga kanina, na iba dyan, mga kaibigan mo lang din. Yung ibang mga manonood kasi, nasasakyan lang nila na hindi nila alam. Kilala mo rin yung nagbaba sa'yo. True lalo. May mga ganong case, no? Diba? Kailangan lang talaga, hindi pinapansin. Hindi pinapansin mo. So, ayan, sa mga maliit naman na YouTuber, ano naman ang maipayo mo? Para mapayuhan natin sila, mabigyan natin sila ng share kung ano bang mga dapat gawin nila. Nakatulad mo rin, nabiglang umangat. Ikaw kasi, naghanap ka ng isang paraan, no? Naghanap ka ng isang paraan kung saan ako mapansin, yun ang ipagpapatuloy ko. Parang sinitan at saka si Bibang, di ba? Ano ang payo? Ako man, tatanggapin ko yung payo na yun kasi siyempre, hindi rin ako pamalaking channel. So ang may papayo ko lang sa inyo, huwag na kayong tumuloy. Huwag na kayong tumuloy. Mag-give up na kayo. Mag-give up na kayo, huwag na kayong tumuloy. Napakagandang payo. Hindi, ang ano talaga dyan, ang pinakasikreto talaga dyan, huwag kayong hihinto. Tuloy-tuloy lang, kasi may... Upload lang kayo ng upload ng video. May manood man sa wala, upload lang kayo ng upload. Kasi nangyari kasi sa akin yun, upload ng video, wala nanonood, 100 lang, 50, 25. So mayroon akong ginawa na isang reaction na yun talaga nagpa-boom sa channel namin ni B-Boy. Yung magsasaka, titignan nyo yun, yung magsasaka, yung denied yung magsasaka, na isang babae na nakasuot siya ng pantuga, yun talaga nagpa-boom sa akin, guys. So doon ko na realize na wag ka lang maghinto, mag-upload. Kasi balay mo, kung ngayon pala, kinabukasan pala yung maiko-content mo, may upload mo, yung pala yung magpapaboom ng channel mo. Tapos ngayong araw, naghinto ka na kasi nawalan ka na ng pag-asa. E di, ano ka, kulilat ka. Tuloy-tuloy lang, diba? Para lang yung pag-ibig, diba? Para sa pag-ibig, tuloy-tuloy ka, lagi kang nasasaktan, pero go ka pa rin ng go, diba?
Ganun yun hanggang makuha mo na yung tamang tao sa buhay mo. Oo. So sa madaling salita, hindi nangangahulugan na gusto mong magpalaki ng channel, kailangan charity ka agad ang gagawin mo. Hindi. So, ibig sabihin, kahit anong video na pwede mong upload, upload mo lang. Oo. Wala. Kasi, Diyos ko dahi, sabi ko nga eh, kahit anong upload mo yan, may magpapaboom sa yuchan. O tingnan mo ako, oh, nakilala nila si Bibang. Oh, eh, si Bibang. O sino bang mag-aakala na makilala si Bibang ni Kuya Bal? O, di ba? Ganun yun. So, yung, ako man, eh, nung unang punta ko kay Kuya Bal, napanood ko yun. At yung sasakyan pa lang, napanood ko na eh, kasama mo si sila Bobby. Tata nun. Eh, sabi ko, kilala ko to. Kasi si Bobby, ayan, makakausap ko rin yan dito si Bobby. Kilala ko natin yan bago magpunta kay Kuya Bal. Dahil nagkatagpo kami sa isang birthday niya ni Tupang Malasakit. So yun nga, nabanggit yan yung pagpunta kay Kuya Bal. Kasi noong mga time na yon si Kuya Bal, hindi pa natanggap ng mga pumupunta. Wala pang pumupuntang vlogger. So kayo yung parang isa sa mga nauna na tuloy-tuloy na na may mga pumupuntang vlogger. Eh tuloy-tuloy na hanggang sa kung sino-sino na lang ang mga pumupunta. True. Hanggang sa ako rin, nakarating din ako doon. At yun nga, magtatagpo nga sana tayo doon. Sabi ko, ito mag-surprise ka kami dito kasi na taon na alam ko, hindi mo rin yata alam na nandoon ako noong time na yun eh, na magpunta ka na kung saan naharang kayo sa checkpoint yata dahil nga sa nag-positive ako. Nag-positive ako, buntis. Buntis daw kasi. Oo, yun na nga, buntis. Buntis si Bibang. Eh sabi ko, saktong-sakto nandito ako, dadating. Kaya nga eh. Kilala nga tayo in person, di ba? Kaya. Tapos sa dating ka doon, nandudun ako. Sabi ko, kaya lang, nahara nga kayo kaya hindi natuloy. So, talaga hindi na, hindi tayo ang tinadhana. Hindi tayo tinadhana. Hindi tayo ang tinadhana. So, ito ba yung ano, at yung pagbablog mo ngayon, ay malaki na yung channel mo, di ba? Marami ka na rin mga charity or project na ginagawa. So, siyempre, hindi naman yan magagawa yung mga project na yan kung talagang hindi tayo kumikita na doon sa, ika nga, sa YouTube. Kasi nga, unang-una, iniwan mo na yung tunay nating trabaho, yung talagang regular na trabaho. Oo. So, di nag-focus tayo sa pag-YouTube at yung kinikita, siyempre, yun yung ginagamit mo doon sa pag-charity or pagpapagawa ng mga programa. Tama ba? Oo, yun yun. Bagpos yun naman. Meron namang mga nagsusuporta din siguro. Meron may din. Kahit pa paano, hindi naman tayo na zero na meron din mga tumutulong. Ayan, marami salamat. Yeah. Alam nyo na po kung sino kayo. Yeah. Ayan. So hindi lang kasi ako mahilig mag-shout out ng mga nagbibigay ng tulong. Kasi sabi ko nga, si God na yung bahala sa kanila magbigay ng sukli sa ginagawa nilang kabutihan. Si God na. Diba? Ganun yun. Pero yun nga, sa karamihan kasi, real talk din to, no? Sa karamihan kasi nag-i-sponsor. Ako man ay dati na, kasi matagal na rin sa mga ganong sistema. Panahon pa ni Japper Sniper dati, marami talaga nag-i-sponsor. Pero yun naman kasi ay talagang, yung mga sponsor kasi, talagang yung may mga channel ha, kaya lang naman talaga rin sila nag-i-sponsor dahil gusto nila iangatin yung kanilang channel. So sa atin naman, ano bang ginagawa natin ni Bibang o Rene, thank you, doon sa mga nag-i-sponsor, meron bang mga ganong bagay, pinopromote yung channel? Wala. Actually, wala. Walang ganun sa akin. Wala. Mga ano talaga. Karamihan talaga kasi mga OFW na mga natutuwa lang sa kagandahan ko na nagbibigay sila ng pangayuda ko. Ganun lang. Pero yung mga sabihin na ano, pero actually, mayroon akong ganun. Ispunso na loka ako. Ang taray. Diyos ko, pinapangunahan ang lola nyo. Pinapangunahan, akit. Sabi ko nga, kung may mga ganun malang sponsor, di bali na walang sponsor kaysa gagawin mo akong robot silo. Hindi ako robot. At ayun. Human being. Di ba? Tapos papangunahan mo ako. Parang lumalabas may kapalit? Oo! Didiktahan mo ako? Di ba hindi? Di ba hindi ka na magbigay? Alam nyo kasi, ang pagbibigay kasi, yung pag-sponsor, yung bukasin yung sa kalooban mo, hindi yung magpapasikat ka. Tapos sasabihin mo pa, pag magbigay ka, sabi mo kay Kuya Bala, nagbigay ako sa'yo, ay, ba't hindi ka na lang direkta doon? Ba't kailangan mo pwedaan sa akin? Ganon! Oo. Inis ako sa mga ganon. Pag magbigay ka, hindi yung ano yung palapad papel? Hindi pwede ganon sa akin. Di bali wala akong sponsor.
kung ganun lang. Oh, yung may mga channel, ang gusto rin kasi ng mga iba, talaga, oh sige, magbigay ako ng sponsor. Hindi naman nila sinasabi actually, pero kumbaga sa mga vlogger kasi nagiging paugalian or nagiging automatic yan pag may nag-sponsor, promote na ang channel. Oh, meron ganong mga tema. Oo naman, pero parang balik-ganti mo na lang sa kanila, parang ganun. Pero sa akin wala. Walang nag-sponsor sa akin na may mga channel. Walang nagaganon. Yun ang maganda kasi talagang kusang loob na nagbibigay sa iyo. Talagang sila ang may gusto. Actually, may mga channel man, pero wala silang ano, walang kapalit na ano man. Bigay lang. Ganun. Kasi alam mo naman dito sa pagbablog dito eh, maraming diskarte dito. Yung iba kasi talagang sila pang nagsasabi na, sige, sponsor mo ako. Di ba? May mga ganong channel na humihingi ng sponsor para i-promote ko yung channel mo. May mga ganon. So, kaya yung iba, nagkakaroon ng problema between vlogger to sponsor. Kasi nga, pag sinabihan mo kasi yung isang sponsor na ipopromote yung channel mo tapos hindi natin nagawa, doon ka na nagkakaroon ng problema. Yun nga yung iniingatan ko, kaya hindi ako gano'n nagsa-shout out. Kasi nga, malay mo, may na-shout out ka na isa, yung isa naman hindi nagtatampuhan sila o riot na. O diba? Kaya ayun, di ako nagsa-shout out. Kaya naman ni Bibang yung riot na yun, kaya walang problema. Diyos ko, si Bibang pa ba? Kaya lang, siyempre, ayaw ko naman ng tampuhan, ayaw ko ng gulo-gulo. Kaya nga, sinasabi ko lagi sa kanila, sigad na yung bahala magbigay ng sukli. Kung ano may ginawa nilang kabutihan. At siyempre, malaking pasalamat yan pagkakatiwalaan ka na hindi ka kilala. Diba? Magbibigay sila, tapos hindi ka kakilala na. Nakikita lang nilang kagandahan ko. Ganon. So, ako ay madalas nanonood din sa mga live ni Nita and Cutie. Madalas din eh. Magpas yung minsan, hindi lang ako nakakatambay kasi alam naman trabaho natin. Nasa labas, di ba? Madalas. Bawal yan sa inyo. Pero, pag nakatambay ako, natambayan ko yung minsan mong live na maganda yung mga sinasabi about sa mga sponsor, sa mga tumutulong sa mga vlogger, kapwa-vlogger. Natambayan ko yung napagaganda na mga sinari mo doon. Kasi lahat naman na halos ngayon na pumupunta kay Kuya Bal, hindi man nag-charity yung iba, pero kung tumunta, nagiging charity vlogger na, di ba? Kanya nga lang, hindi nga lang napukus ng maganda dahil nga, siyempre, yung iba karamihan kasi dyan talaga, mahirap lang talaga. Kumbaga, walang wala, Kaya sila nagpunta para iangat yung channel. Dahil lang na narinig ko nga sa iyo sa live mo yun, na tama rin naman yun. Na kung saan, yung mga dapat natin suportahan, yung iba naman, yung para dumami yung kumbaga mga charity, di ba? Yung mga mapababa. May kakayanan. So, yun nga ang nagiging ano eh, kasi nga yung mga kung saan yung mga, sabi mo nga, yung mga kung saan yung sikat, saan yung malaki channel. Doon, nag-iimbakan sila doon. Nag-iimbakan, nagsisiksikan sila doon. So yun po mga kaibigan, yun po yung pinakamaganda narinig ko kay Nathan Cute nung live na yun. No? Kasi tama naman din yun, ang hangad kasi natin po ay makatulong talaga. Kanya nga lang, sa katulad nga ng mga vlogger na isa na rin ako doon, wala sa bulsa, no? Na kung saan aasa tayo doon sa mga income sa YouTube, sa ating mga viewers, sa pag-views na ating vlogs, no? Sa ating mga upload. Kung wala po nanonood sa amin, wala po kami maitutulong. True. Yun nga yun, yun yung lagi pinapanawagan na ano, supportahan po yung maliliit kasi nga hindi naman tayo mayayaman. Kaya lang, kabaliktaran eh. Yun yung nakakalungkot na realidad na nangyayari sa Kalingap supporters, sponsors. Diba? Tapos ibabas ka pa kasi ang bunganga mo daw kung ano-ano sinasabi. Kasi nga, minsan talaga masakit pag tinatamaan. Diba? Kasi nga, totoo. Totoo naman eh, saka hindi naman, ano naman sila eh talaga, diba? Totoo naman talaga nangyari. Nakikita naman talaga ng karamihan na kung sino pa yung mga nasa bayan-bayan at kung sino pa yung gumagawa ng sarati araw-araw, nabibilad, naaarawa, nalulubog sa putik, naglakad ng bangka, layo-layo ng bonggang-bongga. Sila pa yung walang sponsor, walang views, walang kita. Tapos nagkakang nahirap pa kung saan huhugod ng pang-charity para lang makapagbigay sa kapwa. Trolalo. Diba? Nga. Tapos, pag hindi ka nakapag-charity, sabihin, paano ka, pakuya-kuya-kuy. Paano ka pa pag-charity? Wala kang kinikita, walang sponsor. Ano ibigay mo?
Vibam. Kun. So, yeah, na impiyerno. Si Nathan Cupid or si Vibam. Impiyerno. Talagang tama naman yung sabi niya. Makasakit pakinggan at masakit tama. Kumbaga yung mga sinasabi. Pag tayo yung tinatamaan, pero yun ang real talk, no? Kasi yes. Alami kasi yung mga vlogger. At pag dito sa mga Kalingap, ako man ay ilala ko na rin yung mga Kalingap din dito, Kalingap mga kasamahan natin doon sa Daet, no? Hmm. So, ang iba dito, may mga kasama talagang propaganda, no? Yung iba nating mga kasamahan sa pag-vlog. So, iba, iba rin yung talagang, talagang yung ikaw ay gumagawa ng mga vlog, eh talagang totoo yung mga sinasabi mo, real talk ka talaga, walang ika nga. Walang acting, sa madaling salita, di ba? Oo, oh, pagtulong so, talaga. Katulad ni Vibang at ni Nita, nakita nyo naman, pinapakita niya kung anong mayroon siya, di ba? So walang ikip, wala tayong itatago sa ating sarili. Yun ang mahirap, huwag ka magpaka-plastic, ipakita mo kung sino ka talaga, kasi mahirap, ilagi-lagi sinasabi sa live ko yan, nasabi ko, alam nyo kasi pag nagpapanggap ka, ang hirap gumalaw. Ay, siyempre, nagpapanggap ka. Halimbawa, maldita ka, tapos harap ng camera, napakahinhing mo, yung parang yung tipong hindi makabatag ng plato ng pinggan, pero, Diyos ko, dimunyeta ka pala, ang hirap gumalaw nyo. Kasi nagpapanggap ka. True lalo, di ba kasi may iniingatan ka at may tinatago ka. Pero kung ipakita mo talaga kung ano ka, o di ba, malaya ka. Malaya kang... Malaya ka. Yeah. Anong gusto mong gawin, wala ka nga pangangamuran, ikaw ay magkamali. Kasi nga, yun ka eh. Yun ka kung ano ka, di ba? True. Wala kang tinatago sa sarili mo. Yeah. True lalo. Kaya nga, kita niya mga kaibigan, si Vibang, open na open. Talagang... Lalo. Yun siya, si Diba. Yun. Yeah. Yun yung pinakamaganda. Kating ganda ko. So, yun po. At yun nga. At ang ating interview dito ay lang naman sa yung ating interview. Mapahapyaw lang ba? Hindi talaga ito yung tipo. Hindi kasi naman ako showcase para alalimin yung mga interview. Yung interview kung mga personal na bagay. No? Ito okay. Yung lang naman sa mga YouTube natin. Yung na mga pang-good vibes lang ba? Na aking programa. So, mag-question naman kapag interview tayo dito natin mag-ibang sa camera. So, ngayon po, salamat sa'yo, Miss Viva. Thank you. At nakaulakan ko sa ating invite dito sa thank you so much. Programa. Ayan. So, sana si Nathan Cupid naman sa susunod. At usapang astigan naman ang datingan natin doon. Yes, why not? Oh, anytime. Anytime. Sa ating mga Kalingap team, sa ating mga Kalingap samahan yan. Although, yun lang at ako naman ay nag-charity team. Actually, at mga tayo eh. Ako man ay, sabi ko nga noon sa mga nakakausap namin ay, walang naman sa camera, ay nag-charity na kami. Kaya sa motor club, kung ang motor ride. Yun. Oo, ganun. So, kailan ko lang rin naman naisip yung i-video, yung pag-charity natin eh. Sa pagtutulong, kahit saan-saan. Kasi, yung pag-charity nga lang natin sa pagmamotor kung saan tayo nakakarating nun eh, di ba? Kung saan ang lugar. Pero walang vlog, wala. Pinulihan ng video. Kasi naman kasi dati, hindi naman natin iniisip na kikita tayo sa pagbibidyo-bidyo. Kasi nga, di ba, ambag-ambagan, galing talaga sa sahod natin, sa sarili natin, bulsa. Pero ngayon, mas maganda talaga, yun yung magbibidyo tayo para nga, di ba, para kumita, para may pantulong tayo kahit sarili natin. Para may pantulong. Kaya sa totoo lang, matutulong din si YouTube talaga sa mga ginagawa nating mga pag-charity. Yun nga lang, kung mayroong mga nanonood sa atin palagi, yan. Yun, kung wala, nga nga. Wala rin. Kaya, please, panoorin yung aming mga upload video, siyempre po. At yun nga, napakalitulong din yung mga share, nag-share ng mga video upload, diba? Isa rin yung sa talagang number one, no? Share sa ating mga YouTube community, sa ating mga Facebook account, yan. So, ang iba kasi, marami akong encounter, no, na para bang, pag sinabi mo, panoorin mo naman yung video ko, at lutagid-lagid dyan, wala akong time. Yun, mga sagot dyan. So, marami ang ganun. Actually, maraming ganun. Ang ano lang naman dyan is, kahit hindi mo mapanood eh, by share mo lang sa Facebook, ay style. Kasi kung hindi ka man ang manood,
yung share lang sa Facebook mo, kung pwede mapanood na ibang tao. Yun yung talagang maganda. Kung wala kang time manood. Kaya lang, syempre. Ayan. So, sa iyo kasi, kakaiba yung pag-usbong talaga dahil nga yung pagpunta kay Kuya Bal at nakilala ka, nakilala si Bibang at saka si Nathan Kyo, ay talagang ang doon na yung suporta, talaga sinusuportahan nila. Kasi syempre, nung time kasi na nandiyan ka sa Bicol, lalo na yung naging dancer ng Kalingap si Bibang, ay talagang tutok na tutok lagi sa mga lakad ni Kuya Bal. Tama ba? Oo, sumikat kasi siya kasi gawa kami ng panilang kami harutan ni Tiklo. Marami kasi natutuwa sa amin, good vibes, good vibes. Kahit nga yung mga content namin yun, harutan, hindi pagsasarati, marami kaming views nun. Panilang kami harutan, habulan. Ganun kasi siyempre, yung mga karamihan kasi sa atin, di ba, karamihan ng viewers natin, mga OFW, di ba? So, nag-ano rin sila ng mga malilibangan, mga good vibes, ganun. Kaya, doon talaga siya nakilala si Bibang. Sa mga good vibes, good vibes, mga harot-harotan. Di ba? Kaya si Tiko, ganun din, no? Pag nandun sa kahit, ay nagiging ano rin siya, ataw dito. Tiklo ba? Tiklo o tikla? Tiklo. Kaya kami tikla. Oh, kaya kami tinawag na tikbang. Kasi tiklo sa kanibibang. Bibang. Kaya naging tikbang. So, yun naman ay parang napapanood ang ating mga kaubayan at sa mga taga-supporter, no? Yung mga pagpapalit ng anyo. Nakikita rin naman kasi nila yan. Nagpapalit anyo. Nagpapalit anyo. Yan kasi sila. Nagpapalit anyo. Yan kasi sila nagiging English pagpapanood sa atin sa mga ginagawa. Kaya okay naman din yan, walang mga problema. Yun nga, yung ating mga kakilala dati, nagugulat lang, nagugulat sa nakikita sa atin, no? Parang ako, pag ginawa ko yan, baro maraming magulat sa akin, uy. Oo nga. Pero kaya kong gawin, kaya ko rin gawin, yung style. Kaya mo yun? Kaya gawin. Kaya mo yun? Actually, may ganyan din ako, may wind din. Gusto magulat dun. Lalo pa hindi ka pa ano, hindi ka pa resign, magulat yung mga ano natin din, mga SID. Baka i-ano ka na, i-ano, tanggalin ka, nakayalis ka na din. Magulat talaga sila. Magulat talaga. Pero ganun pa man, ako man ay, ngayon nakilala na rin nila ako doon sa, ano natin mga boss. At yun nga, nag-vlog ako. Alam na rin nila. Sumusuporta. Sumusuporta rin sila. Natutuwa nga ako kasi pinakumusta nila yung channel ko, mga betong gano'n. O di maganda. Kasi wala akong binablog. Wala akong binablog about sa trabaho. Wala. So talagang... Kasi diba, alam mo naman yung trabaho natin. Ano yun? Bawal. True. Pwede na i-ano natin sila. Isamay natin sila sa mga ginagawa natin. So yun. At yun nga, pagpunta mo kay Kuya Bal Santos Matubang, at alam ko naka-ready ka na eh, may nag-request ka akin eh, mayroong pizza na yung pagbalik mo doon eh. So magtatagal ka ba doon muli? Or, kasi pag anong ganon yung pagpunta mo sa Daib eh, pagpunta pa ano eh. So itong huli mong punta ngayon, magtatagal ka ba doon? Kasi nakaraan, mabilis ka lang, umuwi ka agad eh. Yun na, sabi nga, parang hindi ka pa nagpaalam, malis ka eh. Hay, nagpaalam ako, ambisyoso ko. Nagpaalam ba? Oo. Binigyan pa nga kami ni Kuya ng ano, binigyan pa nga ako ng pangkrodo. Ni Kuya. Wow, sana ako. Ganun si Kuya Bal. Ako man ay, binigyan din ako pag-uwi, pero hindi ko man tinanggap kasi nahiyak na. Nahiya ako eh, pero ganun pa man ay, tinanggap ko pa rin, madaling salita. Pinipilit ka, kahit nga ako, kahit naman siya, oo, hindi ba siyempre, siyempre, pangkrudo mo lang, ihingi mo pa sa kanya. Kaya lang si Kuya, alam nyo naman kasi si Kuya, pag nagbigay yan, kailangan tanggapin mo kasi haabulin ka niya. O, diba? Tama. Pasusi ka pa, diba, pag ganun. Tama, tama. So, yun, pagbalik mo doon, ikaw ba ay magtatagal na doon, mag-stay ka doon, or mayroon lang purpose kaya ka pupunta doon? Ayaw ko na kay Kuya, kasi sabi niya kasi, 3 years, mag-stay ko doon ng 3 years, baka mabuntis ako doon. Baka mabuntis kasi ako, pero mag-iingat lang. Oo nga, parang may issue ko na nga ngayon doon. Oo! Kaya nga sabi ko, gusto ko yung experience, yung ano, yung virus na nang tigas-tigas. Ay! I like that! Oo, yun.
Mm. Yung issue na yun doon, yung mayroon sa tigas-tigas. Oh. Mm-hmm. So, pero ano na lang, pabalik-balik na lang siguro. Pagka, ano, pabalik-balik lang kasi may sasakyan naman, may motor naman. Mabilis lang naman kasi travel. At saka malapit ka lang dyan sa daan. Oo. So, ilang oras yan? 3-4? Uy, malayo-layo din. 7 to 8 hours. 8 hours. 8 hours. 8 hours! Malayo-layo. Ah, 8 hours? Ang alam mo, malapit lang yan. 3 to 4 hours lang siya. Hindi, malayo kasi dulo kasi kami, Sorsogon. Dulo ng Dulong-dulo kami ng Bicol. Ay, malayo. Eh, ako naman ay taga-Masbati. Actually, Sorsogon na ako kami. Masbati ako, sa Tawinyo lang ako. Oh, di ba malayo-layo din? Oo. Malayo yan. Malayo yan pag tinabel mo. Malayo-layo. Kaya siguro mag-i-stay ako doon mga ano, basta bahala na. Bahala na. Mga 2 weeks gano'n. 3 weeks. Depende kung may ano doon, kung mayroong matigas-tigas talaga, mag-i-stay ako. Kaya lang yung partner ko kasi wala ngayon doon eh. Tikla. Oo, nag-uusap nga kami, madalas nga kami mag-usap. Sabi niya kasi may pinatapos pa siya na bahay. So pag matapos ng maaga, pupunta siya, pero pagka hindi, next year na lang, pagkatapos ng New Year. Next year na lang. So sana magtagpo-tagpo tayo doon sa dahil, pero ako'y wala pa namang plano din, dahil nga eh, alam naman dito sa trabaho natin eh. At yun nga eh, nung pagpunta ko nga eh, hirap dyan. Sabi nga din mo yung baldin, dito na kayo, huwag na kayo public mail, hindi mo pwede. Alam dito kasi, dito pa eh, ano ako eh. Basta yun, isa tayo sa pinagkakatiwalaan na basta may iiwan. So, true lalo. Tinitingnan din natin yung situation. Mm-hmm. Pero kung paman, gusto kong mag-focus sa pag-vlog. At gusto kong tumambay doon sa Dait na yan. Kasi sobrang ganda actually ng lugar ng Dait. Sobrang ganda. So, maraming maganda, maraming gwapo. Marami. Yan. Lahat na ikot namin yung lugar, napakaganda ng Dait talaga. Sobra-sobra. At ng mga binablog ni Kuya, well, napuntahan namin lahat yun. Ang lalayo. Ang lalayo pa naman din. Ang lalayo po. Lahat-lahat yun, kaya napakaganda doon. So, ganun pa man, kaya nga yung dalawa ko kasama, naiwan doon, sila ang nandoon sa Kapalungga. Ah, okay. Kasama pala kayo. So, ayan mga kaibigan, actually, kung alam nyo lang po, naging kwentuhan na lang yung aking interview kasi nga, magkakilala kasi kami ni Nathan Cute Vlog nung araw na hindi pa siya napunta kay Kuya Bal, magkakilala na kami. At actually, yung mga kakilala mo rin, nababanggit din kasi sa atin yun eh, sa Makati na may channel ka nga daw. Tinignan ko dati yung mga channel mo, yung parang meron ka lagi doon na nakakaaway. Eh, yung inaaway, parang ano, sa video ba? Oo, si Bibang sa Diboy. Oo, yung gano'n. So sabi ko, pero nagmi-message ako sa'yo doon eh, hindi mo lang kasi